Ato yung na nga, itetest na natin siya, guys. O, yan, ganyan siya kalaki. O, sa mukha ko, pwede na din. Woo! Ang lakas niya, bes! So, hinaan natin. Ayan, 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 ayan. So, ayan. Welcome to Channel F, and please make sure to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. And ngayon nga, nababasa naman ninyo din sa title natin na mag-a-unbox tayo ng isang ring light. Yes, ring light. Pero ito, nabili lang natin ito sa Lazada. So, titingnan natin kung okay siya. Bali, isa rin ito sa cheapest na nakita ko doon na sa tingin ko ay okay. So, ano pang inaantay natin? Buksan na natin yan! At eto na nga, guys! Eto na! Eto na yung product natin. So, bali, isa siyang 10-inch na ring light. So, bali, ring light lang siya. Wala siyang stand or yung tripod or kung ano man ang tawag dun sa kanyang ano. Wala siya. So, bali, ring light lang siya. So, titingnan natin kung anong laman nito. Hindi ko pa actually ito nabubuksan. So, first, ano pa lang ito? Ngayon pa lang talaga siya bubuksan. At, tignan nyo naman, siyado ko siya. Ayan, buksan na natin. So, sirahin na lang natin siya, no? No? Ano pang laman ito? Diba? So, wala na siyang laman. At ito ang bumungad sa akin, guys. Unang-una pa lang na pagbukas ko sa kanya, kinuha ko yung box. Ganyan. Open na siya. Open. Hindi siya sealed masyado. So, ewan ko, packaging wise, bagsak. Sorry, bagsak siya sa akin yung packaging niya. Ayan, ganyan yung packaging niya. Naka-open na siya. Hindi mo lang inayos. Hindi mo lang siya naka-bubble wrap since overseas yung kanyang delivery. Sana man lang nilagyan nila ng maski ano man lang bubble wrap, no, para at least safe sana yung ating ano. Pero anyways, tingnan na lang natin kung okay yung loob. Yun naman ang importante, hindi yung box. So, tingnan natin. Ito siya. And tadaan! Tadaan! Ooh! Ang laki, in fairness. Ayan siya, guys. O, nakalagay siya sa ang tawag nito? Sa foam. Foam ba ang tawag ito? Styro. Ayan, styrofoam, whatever. Ayan siya. So, ang laman niya, guys, meron siyang uy, nakakabit na pala. Alam ko, hindi. Kukunin na lang natin. So, sana hindi man lang ito yung nabasag or whatever. Sana wala siyang damage. Uy, nakakabit na pala siya. Uy, sandali lang ha. Okay. So, ito yung binaglagyan niya. Medyo safe naman yung loob, pero syempre, since overseas yung pinanggalingan niya, syempre, itinatapon-tapon lang ito. Hindi naman ito yung talagang ano. And then, wala man lang siyang label dito na siya ay fragile. So, ito na nga. Pero, in fairness naman sa kanya, wala namang sira or damage akong nakikita. Ewan ko lang, ha? Ayan siya. Malaki siya, guys. So, bali, ito yung 10-inch. So, ibig sabihin, legit naman yung sinasabi nilang 10-inch. Ayan, mas malaki pa siya sa mukha ko. Ayan, so tingnan na lang natin. So, unang napansin ko, guys, sabi ko nga wala siyang stand or tripod. Okay lang yon since dalawa naman yung tripod ko. Ang unang napansin ko sa kanya, guys, meron siyang hot shoe mount dito para sa stand. Kaso, wala siya dito yung lagayan mismo ng camera. So, gagawa na naman natin siya ng ano, paraan para lang magamit natin siya na nakaganyan mismo siya sa camera natin. Pero okay lang yun since mukha lang naman din siya. So, okay lang. Huh? Pumipitik siya. So, yun. So, tingnan na lang natin since ito yung kanyang cord. Medyo mahaba-haba. So, tanggalin natin, ha. Tingnan natin. Oo, bilisan natin. So,
Kagaya nga ng sabi doon sa kanilang ano, sa kanilang store na siya ay USB type. So ibig sabihin, pwede nating gamitin yung pinakaulo ng charger natin or pwede rin siyang isaksak sa power bank at sa laptop. Yan. So ito lang siya, guys, ganyan. Ang kaya naman nagustuhan ko ito kasi very handy siya. Pwede mo siyang dalhin kahit saan ka magpunta nang hindi ka magbibitbit ng masyadong malaki or what. So ito. So tingnan natin kung gumagana siya. At ayun na nga, nandito na tayo sa part na kung saan itetest natin kung gumagana nga siya or hindi, o kung failed siya. Asan ba yung aking ano? Dito na lang sa power bank. So ayoko muna siyang isaksak doon sa outlet kasi baka bigla siyang pumutok since China made siya. So yan, so sa power bank na lang muna natin siya titingnan, ititesting. So sana gumana ka para hindi tayo mag-return. So yun. Yung power bank ko is nag-okay na. And ang napansin ko sa kanya, meron na siya ditong color blue. Umilaw na siya. So bali meron ditong apat na pindutan, meron yung color blue. So ititignan natin kung para saan yung mga yan. So ang sabi nila, base na rin sa mga napanood ko, pipindutin daw tong color blue, titignan natin kung iilaw to. Sana wag ako mag-round, no? Woo! In fairness, gumagana. Ayan, oh, grabe. Lakas. Malak. At ayun na nga, pasensya na, nalobot tayo. So yun, ulitin natin ha. So power. So yan yata yung, hindi ko alam kung ito yung pinakamalakas. Try natin. So ito yung pahina niya. Oh, yan yung pinakamahina. Oh, yan yung pinakamahina niya, guys. Yan. So tingnan natin ha. Ayan. So, yung pinakamahina niya is okay naman pala. Pwede na din. Pero tingnan din natin yung pinakamalakas niya. Ayan. Yung taas. Ito yung kanyang pinaka-brightest niya. Ayan. Ayan. Ang sakit niya sa mata, no? So, naging sepia yung itsura ko, no? So, ayan. So, ibalik na lang ulit natin sa mababa. Adjust natin. So, ayan. Tapos, meron pa siyang isang pindutan yung nasa gitna. Siguro ito yung pagpapalit-palit nung tone nitong ilaw. So ito yung, oh, ito yung warm. Ayan, oh, yung yellow, guys. Hindi ko alam kung kita. Ay, ganun natin. Flagger. So ito yung kanyang warm. Pwede rin siyang i-tone down or i-tone up yung brightness. Ayan. Ito yung combination ng yellow and white. And ito yung white. So yan. Hindi ko alam kung may pagbabago or wala, pero parang meron naman, ayan. So yun lang ang iniisip ko sa ngayon, guys, yung paglalagyan ng camera dito. Ayoko namang i-DIY na lagyan, idikit dito yung hot shoe tas diyan ko ilalagay yung camera. Ayokong i-take yung risk na baka mahulog lang yung camera. So gagawa na lang natin siya ng paraan kung paano. Ayan. Pak, pak, pak. Sige, tingnan natin. Pak. Ayan, oh, pak. 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 Oh, pak. Oh, pak. Pak. Oh. So, kayo na lang mamimili, guys, kung anong yung pinakagusto ninyong tone at yung timpla ng ilaw, kung saan kayo komportable at kung saan maganda yung effect doon sa inyong camera. So, ang napansin ko lang, guys, medyo natatakot ako, no? Kasi, nung inon na natin siya, ay off ko muna, ha? Ah, laki nga naman ang pagbabago. Maganda yung kanina. Compare ngayon, no? Ito walang ilaw. Ano lang to, ilaw sa, ano? Ang napansin ko lang dito na medyo natakatakot. Ano siya? Kapag inon mo na siya, parang may tumutunog na hindi mo maintindihan. Hindi ko alam kung saan nang gagaling yung tunog. Ay, sa power bank ko. Sa power bank ko yung tumutunog. Bakit ganun? Takot ako, baka biglang pumutok. Ayan.
At ayun na nga ba, guys, na-set up ko na yung ring light natin, na ikabit na natin siya dyan sa harapan ng camera natin. Medyo struggle lang kasi nga wala mismo yung patungan. So yun lang, okay naman yung product, okay naman yung ilaw, maganda naman. Ang nagiging worry ko lang is yung tumutunog yung power bank ko ng, ayan, ewan ko kung maririnig ninyo yan. So yung mga naka-order na ng ganito, na nag-review, so pa-comment naman down below kung ganun talaga siya kasi medyo nakakatakot, baka bigla na lang siya sumabo. So yun, yung all in all naman, sige, simulan natin. Sa umpisa, hindi okay sa akin yung packaging kasi nga medyo hindi safe yung kanyang itsura. Ito, nakaganyan lang siya, tapos open pa ito. Pero nung binuksan ko naman, medyo okay naman, medyo safe, pero still, hindi pa rin siya 100% na safe. Pangalawa, ang hindi ko nagustuhan sa kanya, yun nga, walang hot shoe na lalagyan para doon sa camera. And hindi ko rin nagustuhan yung may tumutunog dito sa mismong power bank na ano, kapag inopen ko siya, kapag nakasaksak na siya dito, kapag inon ko, walang tunog. Pero kapag once na nag-adjust na ako ng light, doon siya tumutunog ng ewan ko kung anong klaseng tunog yun. Kaya medyo natatakot ako, baka bigla siyang sumabog. So parang hindi ko alam kung isasaksak ko talaga siya doon sa outlet. Pero yung when it comes naman doon sa ilaw, sa yung performance ng ilaw, wala akong masabi, maganda siya. Sobrang lakas ng ilaw niya. So mamimili ka na lang kung saan yung okay sa inyo. And ako naman kasi hindi ako masyadong gumagamit ng ilaw, or sabi natin tong ring light, di ko rin ito masyadong magagamit since nag-film ako tuwing umaga. And nakatapat ako dito sa bintana, so bali natural light lang yung gamit ko. And at the same time, may tiwala naman ako dito sa aking camera. Pero since meron na nga tayong ring light, so itatry din natin mag-vlog or mag-film ng gabi or kung anumang oras ang maisipan natin. And kapag medyo madilim or medyo kailangan natin ng more light, so eto, may magagamit na tayong ring light. Yun nga lang, i-confirm ko pa doon sa seller kung ganoon ba talaga siya, tumutunog siya or what. Kasi syempre, better safe na lang lagi kaysa naman yung pagsisisihan mo bandang huli na bigla ka na lang pala sumabog. Pero in fairness, all in all, dito kay ring light, okay siya. So, siguro lang may mga konting issues since syempre hindi naman ano tong ring light natin, hindi naman pang maalakasan or something. So yun, pwede na din. So kung i-rate ko siya from 1 to 10, siguro nasa 7. Pero kung wala yung mga issues like yung tumutunog, tapos yung pagkaka-pack niya is okay, and wala tayong magiging problema, siguro baka bigyan ko siya ng 10. So yung mga nakabili na ng ganitong ring light, bali comment naman po kung talagang ganun siya tumutunog kapag nag-a-adjust ka ng light. And ang masasabi ko, hindi naman nagsinungaling si seller kasi ang sabi doon, 10 inch, and sinukat ko siya sa ruler and 10 inch siya. Nakita naman ninyo kanina, sa sobrang laki na mukha ko, mas malaki pa siya sa mukha ko. So okay naman siya. So yun lang masasabi ko. So kung nagbabalak kayo ng bumili ng isang ring light, so pwede na rin siguro ito pansimula. Pero make sure lang din na legit yung pagbibilhan ninyo, na okay, magbasa muna kayo ng mga reviews bago kayo bumili. Kung okay lahat ng reviews, then go! Go sa go! So yun lang! Thank you and bye-bye!